partner na kani-kanina lang nagkaroon din ng komosyon na dyan sa gate ng Emerald, kasi ayan, no, nakikita natin may nilalabas na naman itong mga kapulisan and gusto sanang i-check ng ating mga KOJC missionary kung ano-ano ito, which is may nakita ding ano ka-partner Troy na welding rod. Ayan. Ayan o, nakikita po natin mga kababayan. So, para saan po yan o saan niyo po yan ginamit? So, alam naman natin kung may drilling operations, ginagamit din yan ka-partner Troy. Talagang, so, everyday, no, as the day passes by, lalong mas nagiging kaduda-duda ang mga ginagawa ng kapulisan sa compound ng KOJC dyan sa Davao City. Dati, yun nga, on the first day, sabi, ang tindi ng kanilang pwersa ang ginamit sa ating mga kapatiran na andyan sa compound kasi gusto nila talagang pasukin. Ngayon, bigla naman silang nag-alisan. Bigla na lang nawala. Dahil sa, ano, takot ba sila sa gagawing ano, Senate na ocular inspection? So, makikita talaga natin ng mga kababayan na grabe na talaga yung opresyon na ginagawa ng kapulisan. Ito nga yung sinabi ni, no, ni Attorney Torion kanina sa kanyang press code. Sinabi ni Attorney Nona, the arrest warrant is now being used to oppress rather than to arrest. So makikita naman natin yung mga opresyon na paulit-ulit po na ginagawa ng kapulisan. And looking in to that video, no, napakasakit din daw tingnan na hanggang ngayon, yan din po yung mga dinaranas ng ating mga kapatiran dyan sa KOJC compound, mga kapartner. Mm-hmm. Sabi ni Tori sa ano, sa isang media interview sa kanya ay handa daw ang PNP, handa daw ang mga police na humarap sa isang Senate investigation. Ito nga itong mangyayaring Senate hearing on Friday. Mm-hmm. Ang sabi naman ng ating legal counsel ay dapat lang talagang maging handa itong si Tori dahil tsak nakikisahin ito ng mga mababata sa mangyayaring Senate hearing on Friday. Sabi nga ng ating kanina noon ng ating ni Sister Nori, yan han, na ano, ihanda na natin kasi nga, ano na namang kasinungalingan, for sure ang sasabihin ni Tore sa Senate hearing na gaganapin. Eh, yun nga, paulit-ulit po namin sinasabi dito sa SMNI, no? Hindi po nagsisinungaling yung mga videos na ipinapakita po namin, yung mga pictures na inilalabas po namin. Yan, totoo po lahat yan. At kanina lang din, no, mga kapartner, alam naman natin na pumunta din yung mga opisyal ng Davao City sa building office at ng Office of the City Legal Officer. Pinagbawalan rin sila, mga kapartner, ng Philippine National Police na inspeksyonin ang loob ng KOJC Cathedral at sa basement ng JMCFI. Sa JMCFI, alam naman natin sa basement, no, na naririnig ang mga drilling activity ng PNP na umano'y naguhukay batay sa mga lumalabas na larawan. Habang ang cathedral naman ay ginawang advanced command post ng PNP sa kanilang patuloy na paggugup sa KOJC Religious Compound sa Davao City. Yeah, and ang alam natin kanina, nandun din kanina dumating din yung mga Senate staff, ano, yes, isang araw bago itong gagawing ocular inspection ng mga senador. At doon pa lang, doon sa mga video and live report ng ating makasamahan dyan sa KOJC compound, ay kitang-kita din yung resistance. Actually, nung pagkakita nga nila ng mga police dito sa ating missionaries and dito sa kasama yung mga Senate staff, ay talagang agad na nagbarikada doon sa loob ng cathedral, doon sa labas ng cathedral at doon sa JMC na talagang denying them access, ano, na makita yung loob. Ayan, mga kapartner, mahalaga po yan na mabigyan ng access yung mga advance party ng Senado para sa kanilang gagawing ocular inspection bukas. Mostly dyan, no, mga staff po yan ng Committee on Human Rights, Committee on Justice and Human Rights na pangungunahan bukas, no, ni Senator Bato. Sila ay nag-iikot kasi yun nga, they have to make sure, no, na lahat ng kanilang mga natatanggap na details ay totoo. They have to verify na it should be the truth. Kasi although sabihin natin na nakikita yung mga pangyayari dyan sa KOJC compound sa pamamagitan ng mga pinapadala na videos ng SMNI at ng legal team ay kailangan pa rin itong maberipika kung gaano nga ito katotoo at saka yung mga kumakalat na videos sa social media, kailangan nila itong tingnan bago isa lang ang lahat bukas sa pagdinig which is gaganapin sa hapon. At mga kababayan, no, meron din nag-arise ng question kasi nga kanina, di ba,
yung sa Davao City, yung mga legal officers dyan, yung mga sa building office at office of the city legal officers, hindi din po sila nakapasok kanina nang magatempo silang pasukin yung JMC basement at yung cathedral. Pinagbawalan po sila. Ganun din yung advance party po ng mga para po bukas sa Senate hearing, hindi din po sila nakapasok. At ito may tanong din po, and meron din pong response si Attorney Torreon, kasi yung question dito is, on Friday, makakapasok ba yung mga senators doon sa yellow line or sa mga restricted areas ng PNP? Ito po yung naging sagot ni Attorney Torreon. Of course, because that is in aid of legislation. No one, not even a warrant of arrest, can prevent that. Not even a crime investigation can prevent that. That is a power which is very expansive, that even an ongoing criminal investigation, if they are treating this as a criminal investigation instead of a service of a warrant of arrest, which has been done for many, many times, they could not stop the Senate in doing that. That's within the power of the Senate. Kasi mga kapartner, no, kabado din yung mga kababayan natin, kasi nga baka ayaw din silang papasukin. Eh, yun nga po, yun po yung naging response ni Attorney Torreon na kailangan po talaga nilang papasukin yung mga senators natin yan para makita na po talaga natin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. And with that, no, para patuloy po ang ating discussion this evening, makakasama po natin via Zoom si kapartner Dan Chan. Kapartner, magandang gabi. Yeah, magandang gabi mga kapartner, kapartner Troy, kapartner Margot at kapartner Carla at sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, my lives. At binabati ko kayo ng isang mapagpalang gabi mula dito sa compound of GOGC compound, Davao City. Ito unahin ko na lang po, no, Sir Dan, kasi yung pinakalatest po na nangyari is yung naging komosyon po dyan sa Emerald Gate. Yun po yung may nilalabas na naman po sila na garbage, nakalagay po sa garbage, mga basura daw po. E nung tiningnan po mga kapartner, and makikita po natin yan, no, nagkaroon po sila ng ano, yung nga, yung komosyon, eh, hingi po kasana kami, Sir Dan, ng any update, Sir Dan. Yes, mga kapartner, ano, ang nangyari dyan ay naglalabas nga ng mga basura itong mga galing sa JMC basement. At naabutan natin yung partner at nakuhanan natin ng PGN na yung mga nilalabas na silang basura para sila yung nagki-clearing, ano, doon sa ilalim ng basement. At ito, paglabas na nga lang basura, kung talagang wala naman mga tinatago itong mga kapulisan natin dyan, basura nga yan, di ba? Sige, may mangalkal ka dyan kung may makita ka o wala. Okay tayo dyan, sige, babuksan natin yan. Basura na nga lang, chicheck lang kung ano naman yan, pinagkakait pa, hindi naman na siguro wala naman siguro ang masama dyan sa pangangalkal ng basura, ano, kung walang mga tinatago na tinatapon na itatapon dyan na magagaling sa basement dyan sa ginagawa nilang clearing, mga partners. Sir Dan, no, maisingit ko lang din kasi makikita natin kung pwede natin ibalik doon sa video na yung mga KOJC missionaries po ay hindi po sila nanlaban. Eh, makikita po natin yung mga kapulisan, halos binabangga na po yung mga kasama nating KOGC missionary kasi nga gusto talaga nilang ilabas yung basura na sinasabi nila na ayaw naman po nilang ipakita, ayaw naman po nilang ipa-check sa ating mga KOGC missionary. Yun po yung mga tanong natin. Sa pilitan po yung paglabas nila, Sir Dan, no? Tingnan natin, no, yung akumusyon dyan kasi ayaw talaga nilang ipakita, Sir Dan. Oo. Tinugtong ko lang ito, ano, at hindi naman siguro masasabi nila na yan ay ang ginagawa ng mga taga-KOGC dito sa compound ay pagpigilan naman dito sa sinasagawang arrest warrant na dala ho ni Torre. Yan ho ay ang iniiwasan ho natin dito ay yung mga ginagawa ho nila doon sa ilalang basement. In fact, mga partner, no, partner Troy at partner Margot at Fire Carla, ako yung dumampot ng welding rod dyan. At, nagulat ako bakit may welding rod, ano? Doon sa, yan, yung welding rod. Bakit, sabi ko, bakit may welding rod dito? At may simento. Mm-hmm. Ayan, ako yung kumahalukay dyan, tapos ako yung dumampot dyan. At bakit may malaking katanungan? Ang trabaho ng mga to ay mga pulis magsilbi ng arrest warrant. Alam ko kasi, mga partner, ang welding rod ginagamit siya pag nagwe-welding ka, no? Kung meron kang wine-welding, minaayos. Nagtaka lang ako, bakit meron silang mga welding rod
sa basurahan nila. Kung talagang basura nila yan. Yeah. Not unless, eh talagang masasabi ko na talagang dala nila yan, pinasok nila yan. Mm-hmm. At kaya tayo ay pinipigilang makapasok dyan sa basement. Kailangan, pag siguro pumasok sa basement, kailangan malinis na. Ano? Kaya meron silang, actually kagabi pa yan, hanggang alas 2, mm-hmm. alas 3, alas 4, hanggang alas 5, nagabang tayo dyan sa paglabas ng mga basura na yan, na meron tayong napaulat na meron silang gagawing mga clearing operation dyan sa mga basement na yan. At second, ito ang pinagtatakahan natin at pinangangambahan natin na kung bakit ayaw nilang magpapasok dyan sa loob na yan, eh ano ba talaga ang tinatago ng mga kapulisan na yan? Diba? Kung wala kayong tinatago, talagang masasabi natin na malinis ang inyong hangarin at magsilbi lang kayo ng arrest warrant. Well, at hindi nyo dapat barikadahan yung JMC compound at maging yung katedral. So nagbibigay ng palaisipan sa ating mga mamamayan ngayon, etong mga kapulisan, sabi ko, bakit nyo kinakailangan hadlangan yan? Ganun lang naman ang ano yan eh. Kung wala kayong tinatago, may kasabihan tayo, no? Kung may tinatago kayo, abay hadlangan ninyo. Mm-hmm. Kapag wala kayong tinatago, pasilip ninyo kung ano ang ginagawa nyo. Kamukha ngayon, may lumabas na, di ba, yung video na naaktuhan na merong, una yung litrato, tapos ngayon merong ano, merong video na. Oh. Tapos ang masaklap nito, mga partner, ano, palalabasin nito na itong mga taga-KOJC ay nanggugulo sa operation ng mga kapulisan. Hindi po. Basura lang po. I-check up lang ang basura. Ano? Tapos gaganyan ninyo po yung, ano, yung taong mag-check up ng basura. Ah, di ba? Actually, meron pang ano yan. Meron pang video yan. I don't know kung naipasa na dyan sa studio. Ano? Sinundan pa yung mga yan. Abay, parang galit na galit pa yung isang opisyalis. Ano? Talagang tinuturo pa, talagang dinuduro pa yung kapwa niya kasamahan. So, ganyan kasimple lang yan. Oh. Hindi magkakaroon ng komosyon yan kung wala kayong tinatago. Basura na nga lang. Ayaw nyo pang paagaw. Ako, kung basura yan, pabubuksan ko yan. Basura yan. Tignan nyo, sige, kung may makukuha kayo. Not unless sa mga tinatapo nilang mga basura ay meron tayong makikitang ebidensya na galing sa basement, mga partner. Mm-hmm. Kasi